Ay kinagulat naman ni Attorney Levito Baligod ang pagsibak sa kanya ni Ben Horloy bilang legal counsel. Sa radyo lang daw niya nalaman na hindi na siyang abogado ng pork barrel scam whistleblower. Sabi ni Baligod, wala siyang natanggap na liham mula kay Louie kung saan sinabing abala na siya sa ibang advokasya. Ayon kay Baligod, hindi naman siya nagkulang kay Louie. Bagamat may mga pagkakataong hindi niya nakakasama si Louie, nagagampan na naman daw niya ang kanyang tungkulin. Marami na nga ro siyang naisakripisyo para may taguyod ang kaso kaugnay ng pork barrel scam. Hindi naman nababala si Justice Secretary Leila De Lima sa pag-iwalay ng landas ni Louie at Attorney Baligod. Ayon sa kalihim, hindi naman daw ito makakapekto sa kaso kaugnay ng pork barrel scam. Bagay na sinasang-ayunan din ng Malacanang. Dagdag pa ni De Lima na nananatiling determinado si Louie at lalong tumitibay ang kanyang pagnanais na ituloy ang kaso laban sa mga sangkot sa pork barrel scam. Eh, na-deliver ng isang abogado yung mga legal requirements niya. So, hindi tama yung rason niya na napabayaan. Ganun pa man, kaya naman ako naging busy sa ibang mga bagay dahil itong kaso natin ay mabigat, no? At kailangang bigyan ko ng pansin yung ibang aspeto ng kaso. Well, if you're asking about yung maapektuhan ng case, hindi naman. Wala po. Because ang witness mo natin is Ben Hur, hindi si Attorney Levy. Now, Attorney Levy is a lawyer. Although, syempre, nalulungkot din ako dyan. Kasi ito ang original team dapat. Kasi kaya nga nagkaroon ng ganitong kaso ay dahil sa kanila. Of course not. Dahil nandyan ang mga ebidensya namin, nandyan ang mga whistleblowers namin, intact sila. Ben Hur is as determined as ever.